Hello mga kachokarano, mga mamshis, mga parshis, mga marshis, lola at lola, tito, tita, andito na naman tayo sa bagong episode ng How to Be You po. At ito, sasagutin ng ating mga katanungan nitong ating guest today na siguradong matutuwa kayo, lalo na ang mga mamshis natin na mga mamis. Dahil itong ating guest ay hindi lang super mom, kundi isa siyang super mom-trepreneur. Napakaganda at napaka-sexy pa rin. At very, very, very vibrant ang kanyang beauty. Nag-glow talaga siya. So, ladies and gentlemen, presenting to you, Miss Neri Naig Miranda! Yay! Ayan, ang ganda niya. Fresh. Gabi naman siya sa pagka-fresh, Neri. Bakit naman ganyan? Ang hirap tumaba. Kailangan ko ate pantayin yung freshness mo, di ba? Ay, ano ba naman? Nakaka-pressure. O, ito na nga. O, alam mo ba, ang dami-dami mong na-inspire na mga mommies. And hindi lang mga mommies, mga single mom, may mga asawa, at yung mga ladies na confidently beautiful na katulad mo, to put up a small business on their own kahit nung hindi pa tayo nagkakaroon ng lockdown. Ikwento mo naman sa amin kung paano mo sinimulan itong mga small businesses na to na lalaki. I'm sure lalaki na lalaki to. And how did you shift sa pag-handle ng mga businesses na to ngayong quarantined na tayo at napakahirap? So ikwento mo naman sa amin, Neri, yan. Nag-start ako ate nung after naming ikasal ni Chito. Siyempre, dito, sabi ko kay Chito, pwede ba dito muna ako sa bahay? Parang ganyan. Talaga yung time na parang parang ayoko na munang mag-artista. Damdamin yung pagiging housewife, yung ganyan. Ay sus, ganon. Eventually, luto lang ako ng luto. Tapos nung bumisita ako dun sa in-laws ko, nakita ko may marami silang gourmet tuyo. Sabi ko, ba't ang daming gourmet tuyo dito? Tapos sabi, may si kuya mo dyan, yung brother ng asawa ko. Tapos, sige, kasi mahilig ako sa tuyo. Tuyo lang na yung sinangag, yung mga ganyan. Ang sarap. Oo, pero gagawa din ako ng gourmet tuyo para bigyan ko si kuya. Sabi ko, hindi pa ako nakakatikim ng gourmet tuyo nung time na yon. Research ako, tignan ko lahat ng mga pwede kong makita mga recipes ng gourmet tuyo. Tapos sinubukan ko. Yeah, tapos hinimay ko talaga. Mga 5 kilo nga yata yung hinimay ko. Ang dami. Tapos nilagay ko siya sa malaking garapon. Nilagay ko sa ref, and then sabi ko sa asawa ko, tingnan mo yung tuyo. Sabi niya, ayoko. Ako din naman, para kasing hindi pa maganda yung pagkakaayos ko. Parang nilagay ko lang siyang ganyan. Tapos, For 2 weeks, nandudun lang sa ref. Yung friends namin pumunta dito sa bahay. Tapos, nagutom sila ng madaling araw. Kinabukasan, may sinasabi sila sa akin, Neri, asap ng tuyo. Sipo, ano tuyo? Hala. Tapos sila sa ref ko. Oo. Ito yung nakalagay dito sa garapon. So, sibot na siya. Hindi ko sinulat yung recipe noon. Yung parang, ala. So, ginawa ko, sige, gagawa ako uli. Naghahanap uli ako, tapos alam ko, nilagay ko ng ganito, ganyan. So, kung ano-ano na nilagay ko, and then pinatikin sa kanila, nagustuhan nila, doon nag-start yung nag-o-order na sila. Ang galing! Ibig sabihin ito, Neri, na, kumbaga, hindi mo sinasadya na ma-discover ng mga tao. Nag-experiment ka lang, tinry mo lang. So, ang galing. Kasi, tapos biglang nagustuhan nila tapos may umorder na. Umorder na sila for, kunwari, may bibigyan ng regalo noong Christmas. So, meron kami isang friend na nakikita niya, nagpo-post ako noon, umorder agad ng 500 bottles. Hala! Kumuha talaga ako ng mga tuyo, ganyan. Tapos, tinulungan ako ng mami ko. So parang trip lang. And then eventually, nag-start lang sa 3,000 pesos. Ang galing! O mga mamshi, makinig kayo mga mami sa 3,000 pesos lang ha. Tapos, umabot siya doon. Naalala mo na yung recipe? Naalala mo na? Ni-recall mo na? Importante lang naman talaga ang tawag na to, yung masarap talaga yung tuyo mo. May specific tuyo talaga ako. Pag ano, hindi, reject yan. Ayoko nang ganyan. Neri, pwede mo bang sabihin kung ano yung mga, yung specific na kind ng tuyo na masarap i-gourmet? Kasi meron tayong iba-iba, di ba? Ano yung ginagamit mo? Ano po eh.
Kasi ano gusto yan? Ko naman, lapad. Ayaw yung tawag sa ibang lugar, depende. Oo, yung malaki yan, yung medyo flat na malaki. Ayan. Tapos, oh. Pero kasi may mga, di ba, ang pagtutuyo talaga, yung pagkabilad, pero marami mga salt. So may specific ako ng paano ilalagay yung salt dun sa pagbibilad. May mga ganyan na rin ako. Kasi May specific na oil ka bang ginagamit sa pag-gourmet mo ng tuyo? Olive oil lang ako. Ay, social. Oh, guys. Alam nyo, mura na yung olive oil ngayon. In fairness, may marami na mga murang oil. Kasi dati, di ba, ang mahal-mahal ng olive oil. Ngayon, madami ng brand na mura. Kasi ano, malalasahan. Well, for some, hindi nila malalaman yan. Pero kapag nagluluto ka, alam mo kung corn oil to o vegetable oil. Olive oil. So ako talaga pinagayabang olive oil ako. Ang sarap kasi pag olive oil, no? Ang sarap yung gourmet tuyo. At saka para siyang nagko-complement yung lasa ng olive oil tsaka yung tuyo. Ako din, gusto ko din yung mga gourmet tuyo na olive oil yung ano eh. Neri, bigyan mo nga ng tip ang ating mga viewers kung paano ba, ano bukod sa mga secret ingredients mo, ano ba yung tip na mamibigay nyo kung paano papasasarapin kung gagawa sila ng gourmet tuyo at anumang gourmet na inalagay nila sa bote? Magluto kayo, dapat masaya kayo. Ay, ang ganda! Diba, kahit naman na ano, sa bahay lang, kapag bad vibes ka, iba lasa eh, diba? Oo, totoo yan. Ang damay mo talaga, or kapag malungkot ka, nasa mood mo eh. So, gagawa ka dapat, ano ka, may peace of mind ka talaga. Masaya yung ano mo, mood mo. Ang bilis. Kaya ngayon, yung may mga staff na ako, biruin mo, dito lang yan. Tapos, sa mami ko, tapos yung angel namin. And then, kami na, pinuha ko na yung caretaker dito sa tapat. Puro caretaker na. And then, meron na ako maliit na parang warehouse, which is, ang galing! Ng subdivision namin kasi bawal dahil naaamoy nila yung tuyo. Kaya nga, medyo ano, stricto sila sa gano'n, no? Sa mga... So, paano ginawa mo, Neri? Anong ginawa mo? Siyempre, nung normal pa yung buhay natin, wala pang COVID, na nadideliver mo ng maayos, nabibenta mo ng maayos. Kasi, I think, yung may cafe ka, di ba? Nakapag-start ka ng cafe. Sinarakan mo na yun. Ayun. Anong nangyari dun sa mga binibenta mo na tuyo? So, more on deliveries na lang to kasi sarado na yung cafe. So, nahirapan ka ba? I'm sure... Ano yung pinagdaanan nung nag-shift tayo into quarantine and lockdown sa business mo? Ano yung mga naisip mong paraan? Ay hindi ako magpapatalo, kailangan magtuloy-tuloy to. So, ikwento mo naman sa amin, anong ginawa mo? Nung magsasabi ng magla-lockdown na, di ba? Nasa Manila naman kasi may work ako sa Makati. Uh-oh. Tapos sabi ng asawa ko, may work din siya, papunta siya sa North. Uh-oh. Ano ba? Hindi niya alam kung saan kami sabi ko, uuwi na rin kami. Pero magtatagpo. Hindi pa alam natin kung ano yung... So, pinauwi na ako ng asawa ko noon ng madaling araw yun. Sabi niya, uwi ka na sa bahay. Umuwi na kasi ako doon sa Quezon City House. Sabi niya, uwi ka na sa atin dito sa Alfonso. Tapos, baka maabutan pa kayo ng lockdown. Quarantine, oo. Ng lockdown. Alam, kung ano ba sa lockdown na to. So, talaga nagmamadali kami ng anak ko. Talagang tapos, ginising ko yung anak, binuhat ko. Pero alam niyang kailangan namin, na-explain naman hindi. Pero nung dito sa Cavite, hindi pa siya, wala pang quarantine or wala pang lockdown. Sinabi ko na sa staff ko sa cafe, sa bakery, sa ukay, and sa tuyo. Sorry, magsarado muna tayo. Mas madali kaho na lahat tayo healthy. Kasi, tama. Especially sa cafe, turista na guest ko eh. And malapitan first, yun eh. Sa first time, hindi pa nila masyadong nauunawaan yung ano ba to? Di ba may iba, may matitigas pa ulo. Bukas pa din. Nag-operate pa din. Pwedeng pasukan eh. Hindi lang naman dito sa ano eh, SLEX. So anyway, yung ano, sabi ko, sarado muna tayo. Kung ano yung pera ng cafe or ng tuyo, kasi may mga bank account ako dyan, share ko sa kanila weekly para may food allowance kami, ganyan, sa kanila lahat, sa lahat, para sa family nila. So for 2 to 3 months yata yun. Kaya ako, nung sabi ko ng ano na, nag-GCQ na, hindi na kaya ng bulsa. Kasi ako na yung mga bulsa.
So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanila, pwede na kay since GCQ na, pwede na maghanap ng work na yung sa cafe, hindi pa pwede kasi ayoko pa rin kahit sabihin ng take out. Ang hirap pa rin eh, magbabayad ako ng rent, 'di ba? Tama. At saka renta dito, 'di ba? Physical tapos, contact pa din 'yon kasi yung mga kukuha ng mga ano, talo pa rin. Curious lang ako, Neri, paano mo ginawa yung mga, ano yung mga marketing strategies mo nung nag-start ka ng business nung before tayo nag-lockdown and ngayong lockdown na tayo. At lalo na ngayon, ang hirap mag-promote and everybody's helping each other to promote each other's businesses, small businesses like local businesses. Tayo talagang support local tayo. So ano yung mga ginawa mong steps para tuloy-tuloy na ma-market ang mga products mo? Kinuwento ko yung journey ko. Mm-mm. So pag kasi ang ano ko naman dyan, naniniwala ako na yung storytelling, kasi napatunayan ko sa ano eh sa social media na sa storytelling pag yung relatable ka and na alam mo yung alam nila na napagdadaanan ng totoong tao, I mean ganun. Nasusubaybayan nila yan and then susuportahan ka din nila. Mararamdaman naman nila yan pag pinipeke mo yung ano eh. Oo. 'Di ba? Kaya dapat yun ang like ko sa subscribe na meron nagtatanong sa akin or meron kaming yung sa talk, ano ba yung pwede? Sabi ko, kailangan totoo ka sa sarili mo. Kasi kung magpapanggap ka na ganito ka, tapos i-caption mo yan or ito yung, ano tawag nito, sasabihin mo sa tao, alam nila eh. Kasi inconsistent, di ba? So alam nila na talaga ako, probinsyana, and papakatotoo ko na wala talaga akong alam sa business at first. Pero napag-aaralan yan. So sila parang, ako din wala akong alam sa business. So siya hanggang ngayon nag-aaral siya. Nag-research pa rin siya. Hindi yung, okay na ako dito. Kasi hanggang ngayon parang, sige gusto ko yan. And lagi akong nai-inspire sa mga tao na yung nagiging successful sila. Gusto ko sa kanila, gusto kong nakikinig sa kanila, gusto makikipag-usap sa kanila. At pag binubuksan mo talaga yung social media accounts ko, lahat ang pinafollow ko, yung mga idol ko, yung mga talagang, may nakakatuwa naman to, na sipag-sipag. Yung layo sasabi, tamang inggit. Na parang, may ganun ka. So, kailangan maging masipag ka. And lagi sinasabi sa akin ni Chito na, kung sa tingin mo, pag pumasok ka sa isang room, and if you think you're the smartest person sa room na yon, nasa maling room ka daw. Sabi niya gano'n. So, kailangan, tama nga naman. So, dapat pupunta ka sa mga, or makikihangout ka, or makikipag-usap ka sa mga taong, mas marami pang mabibigay sa iyong ideas. True. At, diba? Ang, yes. Mas maiisip mo pa yung innovation, yung mga ideas, ano pa bang pwede. Huwag kang hihinto na parang, sasabihin na, eto na ako eh. Kaya minsan, may mga na-encounter ako ng tao na, GCQ na, wala pa rin daw work or something ganyan. Bakit naman yung iba nakakapag-isip? Huwag kayong mahihiya. Like for example, ngayon, like sinasabi, ngayong year ngayon, online selling talagang napakalaki. So huwag kayong mahihiya magbenta ng sa online. Kasi hindi lang naman ikaw yung naapektuhan, buong mundo. Yes, totoo yan. Napakagandang mindset niya, Neri. And alam mo, nakakatuwa. Natutuwa ako kay Neri kasi alam ko, nag-aaral ka. And alam mo talaga, sabi nga nila, sa lahat ng mga fields and all, you should always be a curious child. Kahit gaano ka pakatanda. Kasi when you are curious, you hunger for learning, you hunger for education, you hunger for dreams and all. And si Neri po yung isa sa mga example nun na she never stopped learning until now. Nag-aaral siya about business. I know you have online classes, di ba? Tapos, ang galing niya kasi, tama yun na wala siyang alam sa business. And because she's curious on how to learn about business and gusto niyang mapabuti yung buhay niya and she wants to inspire other people, natuto siya and now she has all these businesses na talaga naman kahit na stop and lumalaban pa rin siya. So guys, isa na yun malaking inspirasyon and that's a very, very good tip for everyone na nakikinig sa atin ngayon at nanunod na huwag tayong mag-stop na matuto. Yes, go nang go. And tama yung mindset niya na nagre-reklamo tayo na we don't have trabaho, we don't have this, we don't got that. Guys,
kapag may paraan, may solusyon. Kapag gusto, may paraan. Diba? Oo. Laging ganon, laging ganon. And nakakatuwa, Neri, natutuwa ako kasi sobrang na-inspire ako sa mga kwento mo. And totoo yun, yung marketing strategy mo na just be yourself and always be true. Lalapit na sa'yo organically yung mga taong gustong mag-purchase at gustong bumili ng inyong mga products. You don't have to do anything. You have to be yourself. And of course, sa tulong na din ng yung maganda mong mga graphics o mga maganda mong packaging and all. And totoo, you used your influence well. Diba? So ngayon naman, Ners. Sorry, ikakat lang kita. Kasi may mga ibang tao na feeling nila yung first try ko ng pagbibusiness ay yung tuyo, naging successful na hindi. Nag-franchise ako. Nag-franchise ako ng dalawa pa yan eh. Malaki ang inilabas ko, yung isa kasama ko pa si Chito noon. Lugi. Sobrang lugi ako. Ang laki ng ano, yung parang sasabi nila, madali lang yan kasi artista ka. Or madali yan kasi asawa mo si Chito Miranda. Madali lang yung marketing. Hindi po totoo yan. Pag wala kayong alam sa business, wala talaga. Pag hindi kayo hands-on, hindi talaga mag-work. So, hindi, ang dami ko rin pinasukan na business na hindi nag-work. And at first, ang yabang ko pag pagbata ka, di ba? Parang, oh, sige, ito yung pera ko, franchise ko yung ganyan, dito ganyan. So, hindi rin eh. Akala ko, iikot na siya since franchise. Hindi, lugi ako. Ang ano lang, ang kumita lang talaga yung mga trabahador. Kasi syempre, may customer man o wala, tuloy-tuloy yung sahod nila. So, yes. hindi gusto kong sabihin sa kanila na kapag kunwari na hindi nag-work or naging successful yung first business nyo o yung pag-try nyo sa pag-business, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi yes, doon natin eh. Ako, di ba, parang nag-artista ako. Tapos parang lost pa rin ako. Ano bang kailangan kong gawin? Kasi, tapos nung nag-stop ako, and then eventually, yung dun sa pagluluto pala, sa food business pala ako mapupunta. So, ano yan eh? Try. Ano yun? Kulog pa. Kulog. Kinukulog tayo dahil ang gaganda daw natin. Alam mo, nahulog na bowling. tapos, and yung basta try lang kayo ng try kasi, kung mahina agad ang loob nyo, pag hinaan agad kayo ng loob at your first try, paano nyo malalaman kung saan talaga yung perfect product for you? Diba? Yes. Beddings. Because naman kasi ang hili ko naman sa beddings. Talaga ako yung magpalit-palit kasi ang mahal naman atin dun sa ano mall, diba? Oo, so, totoo. Kung pareho lang din kami, tapos mas mura at diretso na agad sa bahay nila, edi, yun, tingnan mo, bilang doon na nanganak yung beddings ko, tapos mahilig ako sa pajama all day, hindi magbe-bedroom ng sleepwear. Yung mga ganyan, so iniisip mo, lagi sinasabi nila sa akin or tinatanong sa akin, ano bang perfect product? Tingnan nyo lang yung bahay nyo, ikot lang kayo dyan, nandiyan lang yun, or sa community nyo or sa barangay nyo. Ang sinasabi ko, minsan pa nga yung pinakamabaho o pinakamarumi, doon nyo may pera. Sa akin. Yes. So, diba? Pero sabi ko, kung kunwari wala kayong medyo malalaki budget nyo, kung may problema kayo sa basura doon sa barangay ninyo, ano, magparenta kayo ng, ano ba yun, yung truck ng basura para ikong gusto ko yung business na yun, kaso nga nang bawal dito sa Alfonso, kailangan namin ng isang malaking lupa para doon mo ibubusat ng basura mo. So, yung yes. Mga, so pag may problema, may business yun. So, hanapin nyo yung ano, solusyon at malay mo, yun yung next business nyo. Yes, ang galing-galing naman ni Neri. Palakpakan naman natin siya. Sobrang galing, nakakatuwa. So, hindi talaga tayo matatapos ng iisipin kung ano man ang mga maiisip natin. Alam mo kasi minsan, alam mo Neri, problema kasi natin talaga, tamad tayo mag-isip. Lagi natin gustong isusubo na lang sa atin kung ano yung mga pwede natin gawin. And all, hindi, dapat mag-isip tayo. Tama yon. You'll never stop being a curious child. Pag may nakita kayo, be observant, manood kayo ng mga ganun. And of course, follow her sa kanyang account at madami kayong matututunan. And let her be an inspiration to all of you guys, sa viewers natin. At hindi lang yan ha, si Neri, hindi lang siyang magaling na mom-trepreneur. Napakagaling din niyang nanay at hands-on din siya sa kanyang baby. At nalaman ko, Neri, na napakagaling mong pakainin ng anak mo
ng gulay. Yan ang mga problema ng mga mamis natin palagi. Ang bata na, paano mo ba papakainin ng gulay? Bigyan mo naman ng tips yung mga viewers natin kung paano mo napapakain si Miggy ng gulay. Ang galing mo doon. Siguro, swertihan din kami kasi marami akong na-encounter ng mga moms ang tatanong sa akin. Swertihan din kasi very curious si Miggy. Pag may nakikita siyang kinakain namin, tatanungin niya, "What's that? Can I eat this?" So, kakainin niya. Tapos, ang ano niya eh, yung panlasa niya parang ninanamnam ba yun? Parang gano'n. So, parang isip, gusto ba nito maging chef or something? Parang gano'n. So, hinahayaan ko lang siya. Pero, mas na-appreciate niya yan dahil sa gardening. Di ba may garden ako? So, in-encourage ko yung mga mommies or anyone na guardians na may mga chikiting sa bahay na magtanim kayo with your kids. Kasi, di ba, para kapag nagtanim ka tapos mag-harvest, iba yung feeling for them. Iba yung feeling na parang kamatis lang yan. Pag binili mo yan sa palengko, sa grocery stores, kamatis lang. Pero pag ikaw, kahit green pa yan, akala mo nang pinakamaganda at pinakamatis na yan. Di ba? So, ako yan tumutulong si Miggy magtanim minsan pagkatapos niya magbike sa labas. So, magtatanim kami. Tapos, tinutulungan niya rin ako mag-harvest. And then, makikita niya na ito yung niluluto. Kunwari, pag sinigang. Favorite niya kasing sinigang. So, maalam mo ang kong. Kompleto na ako sa pangsigang eh. So, kakainin niya. Gusto niya yan. Even, natry niya na yung ano tawag nito? Ang palaya, pero hindi niya nagustuhan. Pero tinry niya. Hindi niya dinura, pero sabi niya, "I don't like it." Sabi niya, gano'n. Ibang taste nga daw. Mapait so, nga kasi. Pero tinry niya, kasi sarsyado kasi, hindi ba sarsyado, ang palaya, salad, kinuha niya talaga. So, ako, gustong-gusto ko yun. So, yun. Tapos, nakikita ni Miggy na kinakain namin yun. Hindi ko hinahayaan na, kunwari, pag hindi niya, well, think, God, na hindi, wala siya yung I don't like that food. Wala akong maririnig sa kanyang ganyan. Pero, hindi ko siya hayaan na kunwari naghain ako ng ginisang pet siya. Favorite din naman niya, kumakain din siya. Yung maghahanap siya ng hotdog or something. Yung may ibang hindi, kainin mo yan kung ano nakahain. So, ang ganda ng example na live by example to your children. Kung gusto niyong talagang matuto yung mga bata na kumain ng gulay. At saka ang ganda nung gumawa kayo ng garden. So, mai-inspire yung batang kumain. Ibang bonding. So, ayan na mga mami. Sa tips ni Neri para mapakain nyo ang inyong mga anak ay total quarantine naman ngayon, lockdown. Lahat ng tao ay in love sa mga plants. Simulan nyo nang gumawa ng vegetable garden dyan at isama nyo ang inyong kids para mag-harvest at magtanim and all. And kumain din kayo ng gulay para nakikita ng bata na kumakain kayo. So, live by example. And sa dami-dami ng mga tips na binigay mo, ang pinaka-favorite ko, Neri, ay yung mga sinubukan mo mga businesses na iniisip ng mga tao na they will not fail because you are an artista or what, pero nag-fail ka and you accepted it and you tried and tried and tried and tried until you have succeeded. Guys, huwag kayong sumuko sa isa lang. Kailangan natin talaga ng failure to know and to have this success na hinahanap natin sa isang business. Parang pag-ibig lang yan. Huwag tayong tumigil hanggang di tayo nakakahanap ng dawan na para sa atin. Yung dawan na business. Parang ganun lang. Nakahanap ng dawan mo, ate? Ay, bako, wala! Diyos ko na, eh. Para magtatanim na lang ako ng gulay at magbuburba na lang ako pagdating ng panahon. So, ay nako si Neri, oh. Guys, Neri, bago natin to i-end at kung saan-saan pa umabot ang ating usapan, umabot pa tayo sa Thailand. Wow! yayain mo naman ang mga viewers natin sa iyong mga accounts o meron bang aabangan sa'yo ang iyong mga businesses. And now is your time to have a promotion. Yan. Ikwento mo sa kanila ano ba yung mga aabangan nila sa'yo and yung mga businesses mo. Promote mo ngayon sa ating mga viewers. Ang dami. Dami ko kasi gusto. Dami sa mga kinakaroon. Maliliit lang yung nilalabas ko. Para kung mawala,
at least, ah, okay, hindi ganun kasakit sa puso, di ba? Parang try mo na ganyan. So, meron akong, please follow my Instagram and Facebook account. Yan, Mrs. Neri Miranda sa IG. Tapos, Neri Miranda, di ba? Talagang Mrs. Neri Miranda. Tapos, Neri Miranda. Nandiyo dyan lahat from beddings, tawag nito, sleepwear, tuyo, coffee, atera. Isip pa ako. Meron din ano, hair accessories yan, may very Neri. So makikita nyo lahat yan. Meron din kasi akong, gusto ko rin pala sabihin sa mga tao na dati pala, ano, bago tayo mag-stop, dati pala pinagtawanan ako nung sinabi sa akin na bumagsak lang si Neri sa pagtutuyo. Pero nung sa, timing lang ako, hayaan ko lang, alam naman yung mga bashers, diba? Pero sinabi ko sa kanila, dahil po sa pagtutuyo, nakapundar po ako ng cafe, ng galing shop, ng ukay, at ngayon meron na po akong events place. Dahil sa magbenta online, kasi hindi ako magbenta. Diyos ko, ang nakakahiya po ay wala tayong mapakain sa mga pamilya natin. Di ba? Totoo. Kayo, naku talaga. Maging mas mga. Tiyagaan lang talaga, sipag at tiyaga lang. And you'll know naman kung, ay, ito pala ako. Ito pala yung sa akin, para sa akin. Tapos dun kayo mag-focus at dun kayo mag-aral. Yay! Thank you so much, Neri! Sobrang happy ko. Ang dami-dami mong nabigay na mga tips at ang dami mong na-inspire na mga viewers natin ngayon. Maraming salamat. And I wish lumago pa ang iyong mga businesses. And ang galing mo, ha? Mag-isip ka pa. Sana matupad yung mga track mo ng basura, ha? Para ma-achieve mo yan. Talaga! And talaga ang dream ko magkaroon ako ng kahit maliit na hotel. Yung ganun lang. Ay, alam mo, ma-achieve mo yan, Neri. With your mindset and positivity and ganyan ka, napakatotoo mo sa iyong mga viewers. And of course, ang cute-cute niyong dalawa ni Chito, no? Fan na fan ako ng love story niya. So, ayun lang. So, I think, it all sums up to the love you have given yourself and the love that your family has given you and inspired you. And syempre, I'm sure marami ka rin na-inspire and marami ring naka-inspire sa'yo. Gamitin natin yun to inspire and be inspired with all the people that surround us that gives us inspiration. And thank you so much. Please stay safe, Neri, at mag-iingat kayo dyan. Ng kulog, no, kinulog tayo kanina talaga. Stay beautiful and I hope na lumaki si Miggy na maging katulad nyo ni Chito na rock and roll lang palagi. Ayan, rock and roll lang mga to eh. And stay healthy and mag-ingat kayo dyan sa Cavite. Hala, lockdown dyan. Pero and God bless you always. And thank you for saying yes. How to be you po. Pwede ako mag-guess. Thank you. Sobrang ang dami kong natutunan. And grabe, isa talaga siyang super mom. Isa talaga siyang super human. At isa lang talaga masasabi ko kay Miss Neri Naig Miranda. How to be you po. Grabe siya. I so love it. Yay! Thank you guys. See you next week. Bye!